Ganitong oras sala dito sa Saudi. Oras niya 6:40 ng paggabi. Ayan, tahimik dito. Mapapansin niyo po kunti mga dumadaang sasakyan. Ayan, tahimik. Kasi lahat sila nasa bahay. Nagdadasal, kumakain. Okay, tumunog na yung sala. Ngayon pa lang sila mag-isa't kakain. Tahimik. Yun yung building ng panda. Yung may ilaw, yun yung kudo. Yan, tapos yung building na yung panda. Ito yung pinakamalaking trolley sa buong mundo. So pag nakita nyo yan, nasa Tamis ka. Ang tahimik. Paggabi na dito, mag-alas 7. 6:40. Yung tahimik masyado. So basta yung pag ganitong oras, ano siya? Rest hour. Pero dahil Ramadan dito, ganitong oras, ano, walang tao sa kalsada. Kung meron man, mga siguro ibang kat yung mga Pinay. Hindi ko ma-zoom. Nasa loob sila ng bahay, kumakain, nagdarasal. Ganito pag Ramadan sa Saudi. May oras yung pagdarasal nila. Although kahit hindi naman Ramadan. Kahit hindi Ramadan. Nagdadasal sila pagdating ng alas 6. Sala nila. Ayan, so kung mapapansin nyo, walang bihira yung mga dumaraan sa sasakyan. Siguro sila yung mga pinabutan sa daan. Or hindi kaya hindi sila Muslim. Kasi usually pagka ganitong oras nagdarasal sila, hindi kaya kumakain. So lahat ng establishment ngayon sarado. Tulad sa tindahan dito sa pinapasukan ko, sarado kami. Ang lamig. Tapos ang klima dito, ang lamig. Ang lamig. Ayan, ito yung trolley. May mga Pilipina, ayun. May parating na sasakyan doon sa may entrance ng panda. May silang service. Ito yung building na pinapasukan ko. Sa likod nito, office namin. Hindi na kami masyado busy ngayon kasi tapos na yung bisita. Ayan, tahimik. Hindi kami busy ngayon kasi tapos na kami mag-merchandise. Tatlo lang kami naiwan dito. Yung IR tsaka yung dalawang BM. Alas 7 magbubukas na yung mga tindahan.
Tapos kami magbubukas kami ng alas 8. Pwede na. Dito ka lang, tambay kita dyan.
tapos na oras. Babay na. 13 minutes na ako. Madilim. Nak. Ayan na. Bye-bye. Thank you.